Hi guys, welcome po muli sa ating tutorial video. Ngayon, mag-update tayo, no? May panibago tayong video na gagawin. At ito naman ay tungkol sa paglinis ng ating curb. Kung paano natin gagawin, no? At standby lang kayo, no, sa ating next na tutorial at kung saan po ay tatalakayin natin ang paglinis at kung paano nangyayari ang cycle ng ating curb ng ating motor, no? So, standby kayo at sana ay tumuto kayo sa aking video. At bago po muna yan, ay gusto ko lang po magpasalamat sa mga nanood po ng aking video. Ang ating video ay umabot ng start ng November 25 hanggang December 22, no? Umabot po siya ng 325 views at... malaki ang naging tulong para madagdagan ang ating watch hour na required ni YouTube para sa ating video, no? At para madagdagan ang ating monetization ng ating Google AdSense, no? So maraming salamat po. Basta pong maganda tong regalo mula ngayong taon po, no? At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, nakakapanood ng aking video, no, ay pwede nyo pong bisitahin ang aking channel. Marami po kayong matututunan na tutorial. At yan ay based lang po sa aking mga experience na at maibahagi na rin po sa ating mga kapwa rider. So balik tayo dito sa ating video, no. Mapapansin nyo po sa aking intake hose ay meron po siyang bita. Kailangan natin itong isaayos, putulin po yung dulo para hindi na rin po maka-apekto dito sa ating curb, no. Ano nga ba ang ginagampanan nitong curb? Mamaya po ay tatalakayin ko po sa inyo. Meron po akong ituturo kung paano po nagkakaroon ng cycle ang ating carburetor. So sana po patuloy kayong manood ng aking video. At ngayon po ay tatanggalin ko muna po ang aking curb. I-unlock ko na po yung mga screw. At sana po ay patuloy kayong manood ng aking video. So, ngayon po tatanggalin natin yung cable throttle natin at yung choke cable. Ito na lang po yung hindi natatanggal. Ganun din po yung ating fuel intake. So, hindi ko na po medyo papakita ang video para mapabilis tayo sa ating tutorial, no. Balik tayo sa ating video, no, at sa nakikita nyo ay sobra po talagang dumi ng ating carburetor, no. So, kumuha po ako ng gasolina sa aking tanke. At ito po ang aking panglilinis, no. Binutasan ko lang po siya ng Thumbtax para medyo maliit ang buga ng ating gasolina sa paglinis, no. So tara, linis na tayo. Sa ating video at patuloy ko itong nililinis, no, kung napapansin nyo, at sobrang dumi talaga. So hindi ko na masyadong hahabaan itong video para makaproceed tayo sa next topic natin sa pagturo kung paano ang cycle ng ating motorcycle, no. So before that, papakita ko muna sa inyo yung mga parts, no, yung mga ginagampanan ng ating motor, yung mga bahagi, para may idea kayo kung anong cycle. Yan, no? Sobrang dumi, no? Kung anong mga parts na nandito sa carburetor natin. I-detail ko po yung mga picture niya, no? Sana
ay maintindihan nyo at i-share nyo ko po kung nagustuhan nyo yung video, no. So kung kayo naman po ay may nais din na gawing video, sarili nyong video, ma-advise ko lang, gumawa kayo ng video, patuloy na pag-upload, mag-isip ng topic para maibahagi sa iba, no. So ito po, no, details tayo. Router po, dito po tumadaan yung gasolina natin, fuel intake, no. So vacuum, diaphragm vacuum po yan, no. Yan po, mamaya makikita nyo po kung paano po ang cycle at ginagampanan yan. Parts tayo, no. Ito yung gasket nya. Yan po yung ating vacuum, no. Diaphragm vacuum. Yan po. Pinagmumula ng hangin. Mihikup. So, ito. Meron po siya, kung mapapansin nyo, sa ating air intake. Meron po siyang butas, no. Yan sa harap natin, sa harap ng screen. Meron po siya sa taas at dalawa sa baba. Yan po yung intake natin. Air intake. Dadaan yan dun sa ating vacuum. Hikupin po niya yung hangin. Pataas. Spring po. Yan po yung pumipigil. Para may tulak niya pababa yung ating vacuum, no? Pag nag-throttle tayo. Yan po yung isa sa mga part na may mga ginagampanan kung paano po nag-accelerate yung motor natin. Take note lang po tayo, no? Familiar tayo dun sa pagtakip. At sana po ay check nyo po. Yan po kung mapapansin nyo, may gatla po siya, no? Proper na paglagay, kasi kapag hindi maayos ang paglagay, pwede po siya magkaroon ng singaw, no? Magkakaroon ng apekto sa ating performance ng motor. So check nyo po maigi ating gasket, at sana ay may lagay nyo ng maayos. Take note, sabay lang po natin i-screw, no? Wag muna po natin ihigpitan agad. Unti-unti lang po dun sa dalawang screw nya, tsaka mo po higpitan. So parts by parts po, no, tinuturo ko po ngayon, no. So isasara ko na po siya. Follow din po dun sa next nating video na ipapakita. Yan po, naisara ko na po, no. Ito po yung ating floater, no. Kung mapapansin nyo, no. Kaya pinapakita ko po yung video na ito para makatulong din po sa mga mahilig po ng motor. Sa akin naman po, wala naman po nagtuturo, no. Initiative lang po ito, no. Based lang po dun sa mga pag may gusto ko malaman, nare-research ko at binabahagi ko rin sa inyo para makatulong, no. Ito po, nandito po lahat ng parts, no. I-detail ko po sa aking video. Papakita ko po. Sana po ay ulitin nyo lang po yung video kapag medyo naguluhan kayo, para magkaroon kayo ng idea, no. Parts by parts po ang tinuturo natin. So next po natin ay ang cycle, no. Malapit na tayo dun sa ating topic. Kung paano po ba siya gumagana, ano po ba yung mga possible na cycle na makakapagbigay kaalaman sa atin para lubos natin maintindihan tong sinasabi natin na video, no. Kaya patuloy lang po kayo sa pagpapanood, at kung nagustuhan niyo po yung video, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Bahagi niyo po sa iba kung gusto niyo pong makatulong din po. Sa akin naman po ay hindi ko nga po to ginagawang ano, libangan lang po, no. Kapag mayroong time po, itong mga nakaraang taon, lalo ng December, no, medyo naging busy tayo. Ngayon lang tayo nang karoon ng pagkakataon para makapagawa ng video. So isasara ko na po to, no. Tapos next topic na tayo, ituturo ko na po sa inyo yung cycle. Sana tumuto kayo para lubos natin maintindihan kung ano nga po ba ang sinasabi natin dito sa video.
writer, almost 90% tayo dun sa ating topic, no? Hindi ko na masyadong ahabaan kasi gugugol pa to ng ilang minuto. Hindi ko napapakita ang next video nitong pag-i-install ko. Doon na tayo sa topic natin sa cycle, no? Ito po, no, yung air intake natin, no? Passes through. Dadaan siya sa fuel inlet natin. Dadaan kay floater. Iaangat naman po ng ating vacuum diaphragm. Ngayon, kasama na rin po ni main jet yan, no? Dadaan po dito kay vacuum. Ibubuga naman po ni vacuum papunta dun kay butterfly. At si butterfly naman po, ibabaton niya po siya sa combustion chamber natin. Papunta dun sa ating piston, no? So, paano nangyayari? Papasok po yung air passes through, main intake, gas. Tapos, magkakaroon ng atmospheric, mix gas and air. Ngayon, dadaan kay diaphragm. Dadaan doon kay butterfly. Kung mas malaki ang bukas ni butterfly, mas malakas po ang buga ng hangin at ng gas. Magkakaroon ng atmospheric. Ngayon, ibubuga naman po niya sa combustion chamber natin. Papunta doon kay piston, no? So, yun po yung magiging cycle ng ating carb, no? At kung medyo naguguluhan po kayo sa aking video, balikan nyo lang po yung topic na sinabi ko at lubos nyo pong maintindihan, no? So, air passes through, fuel inlet, merong atmospheric, air mixture, kagaya nga po ng hangin at ng gas, hihigupin ni vacuum, dadaan dito sa ating butterfly. Si butterfly naman po, ihagis niya papunta dun kay ano po, dun sa combustion chamber, no? So, yun po mga ka-rider, at sana po ay may natutunan tayo. Ibahagi po natin. Kung mayroon po tayong nagustuhan, i-share. Mas importante po, i-subscribe po, no, para ma-update kayo sa mga bagong next video na gagawin ko. Maraming salamat po, at sana po ay ingat po tayo mga ka-riders.